kapag ng Panginoon, kung bayan ngayon natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, kahit ay kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito
at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga paa at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin at pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipinagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Magsitayo po ang lahat. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises
na tuwing araw ng pamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kahit saan po tayo magpunta at tumungo, may mga batas at alituntunin na tayo ay dapat sundin at harapin. Mapansin natin yan sa pang-araw-araw nating buhay. Mapa sa bahay, sa kalsada, sa opisina, sa paaralan, maging sa simbahan. May mga mumunting patakaran, may mga alituntunin, mga batas na dapat na ating sundin. O, tinan nyo na lamang sa bahay, di ba? O, wag basta ipapasok ang tsinelas o sapatos. O, kailangang magtanggal ka muna. O, lalo pag ganyang umulan, di ba? Pagdating sa kalsada, o, pag may sasakyan, dapat laging nasa kanan. Mamumunting batas, ano? Kahit sa simbahan, kapag ganito sa simbahan, di ba? Bawal ang mag-ingay. Bawal ang magkalat ng basura. So, mga mamunting batas na alituntunin na dapat natin sundin dahil ito'y magdadala ng kaayusan. Kaya nga, ay mapansin natin dito sa paligid ng ating simbahan, marami pong basurahan diyan na mapagtatapunan ng ating mga basura. So, ibig sabihin lamang, inilalagay ang mga iyan para sa isang kaayusan. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, makikita natin na binigyang pansin ng mga Pariseo yung isang batas tungkol sa araw ng pamahinga. Sa araw ng pamahinga, ito yung Sabbath day, ano, the Lord's Day, bawal ang gumawa ng mabibigat. At mula doon, no, dahil dapat niyang igalang yung Sabbath day. At mula doon ay gumawa sila ng listahan ng mga gawain na hindi dapat gawin kapag araw ng pamahinga. At napakarami nung kanilang nilista nitong mga mambabatas noon, no, yung mga dalubhasa sa batas. At isa na doon ay yun yung pangingitil ng uhay. Ibig sabihin ay di bahagi ng pag-aani. At doon, nang maparaan ng ating Panginoong Hesukristo sa triguhan, kasama yung kanyang mga alagad, nagkataon na gutom yung mga alagad. Kaya nga sila'y nangitil ng uhay at kinain ang butil. Eh, dahil gutom, di ba? Simple lang naman. Eh, wala pa naman mga convenient store noon, di ba? Wala pa ng mga sari-sari store na madali sana nilang lapitan. Eh, naroon na. Kasama sila ng ating Panginoong Hesukristo sa paglalakbay, sa pangangaral, kaya hindi malayo na makaramdam ng gutom. At dapat lamang tugunan yung kanilang nararamdaman. Kaya't naroon ang mga alagad na nakakita ng uhay, eh kaya namitas sila at kinain yung butil. At yun ay nakita ng mga Pariseo na agad binanggit sa ating Panginoong Hesukristo yung ginawa ng mga alagad. Dahil dyan magagaling ang mga Pariseo eh. Kaya sabi nila, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan sa araw ng pamamahinga.
Ano agad sila? Bawal, ano? Pero makikita natin doon, ano? Yung sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Na tunay, pinakita ng ating Panginoon na tumutugon lamang o tinutugunan lamang ng mga alagad yung kanilang pangunahing pangangailangan, yung basic need. Gutom eh. E saan pa kukuha ng pagkain? Nandun sila sa gitna ng paglalakbay. Kaya naman, makikita natin doon na ipinakita ng ating Panginoon na mahalaga na maging malawak yung ating pangunawa tungkol doon sa batas na kung saan dapat makita na mas mahalaga ang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Kaya mula doon, makikita natin sinagot ng ating Panginoong Hesukristo yung mga Pariseo. At doon, makikita natin na pinakita ng ating Panginoon na ang layunin ng batas ay napakasimple. Walang iba kundi ang ibigin ang Diyos ng lalo at higit sa lahat ng bagay. Yun lang naman yun eh. Kaya hinihiling na huwag magtrabaho ng mababigat dahil hinihiling sa tao na ilaan ang araw na ito para sa Diyos. Kung kaya nga, hindi masama na tugunan yung pangunahing pangangailangan ng tao. At doon, tayo dinadala ng ating Panginoon na bigyan natin ng iba yung pansin kung ano mismo yung puso ng batas. At ito ay walang iba, kundi ang pag-ibig. Dahil ito yung binibigyan pansin at diin nung batas na ito. Ang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, doon dapat tayo magbigay ng iba yung pansin na kung saan dapat nating ipakita sa ating buhay na tayo ay tunay na umiibig sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas, ang Diyos na nagbigay ng lahat ng nasa atin. Kaya nga, ito yung mas mahalaga dahil ito mismo yung batas. Igalang natin yung araw ng pamamahinga. Dahil dapat ito ay inilalaan sa Diyos. Kaya sana mabigyan natin ng iba yung pansin yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Maglaan tayo ng lubos na pagmamahal sa Diyos sapagkat sa Kanya nang galing ang lahat ng nasa atin. Kung siya'y wala, wala din tayo. Kaya pagtuunan natin yung pinakang puso ng batas, ibigin natin ang Diyos ng lalo at higit sa lahat ng bagay. At nawa, sa pang-araw-araw nating buhay, maipakita at maipadama natin sa Diyos ang ating tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa na siyang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Nawa ito ang mabigyan natin ng lubusang pansin at nawa sa buhay natin, maipakita lagi natin ang ating tunay na pagmamahal sa Diyos na dapat magdala sa atin sa pag-ibig sa ating kapwa. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasang pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasang. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Salat ka kasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanat iniyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Marapatin sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumba. Sa naon
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, Tagapiat Relsina, Monging Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap, itong mga kahilingan, puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para po sa mga patalastas. Una, sa pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalahanan sa ating panawang Claygo, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid na ating simbahan. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance. Tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya
at pambansang dabana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church, nagkataong napasabay naman sa pagsaayos ng Divine Mercy Sanctuary, mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo
sa kapayapa at pag-ibig na ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya.